grabe to. Breaking news yan ba to? Sumabog na Chief Romel Nataranta. PBBM Tamba booking ang plano. Ayan, syempre itong balita ang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Updates at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ngayon lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Salamat po si VP Sara Duterte. Pakinggan po natin. Ito po ang kanyang liham muli. Nagpapasalamat ako kay Senador De La Rosa, Senator Go at Senator Padilla. Wala si Tol. Sunod-sunod na yung liham ni VP Sara eh, no? Tol, kumusta ka na to? Basura ka na namin, Tol. Kala mo, Tol, ha? Kala mo may ano ka pa. Okay. Para sa akin kasi, hindi naman mananalo si Tolentino kung hindi inendorso ni FPRRD. Kung hindi siya inendorso, kahit tumakbo siya, parang siyempre, sabihin mo, sino ba yan? Lagapak sa... Ngayon, parang tiwala siya na mananalo siya. Eh, hindi natin alam. Subaybayan natin yung panahon ng 2025. Yung 2025 kasi, yung election ng senatorial, is parang ano din yan eh, parang teleserye din na masarap abangan. Diba kung ano yung magiging katapusan ng lahat? Rating mo dyan. Ano ka ba naman, Jay? Na mismatch. Saan rating ba yan? Grabe naman talaga si Jay. Oh. Nambubola pa kayo eh. Number one nga si BP Sara. Ano ba naman yan, Jay? Mahirap talaga, no? Mahirap talaga kausap yung mga baliktad ng mundo nila, no? Kayo po ba? Tayo, matitino tayo. Sa survey po ba, lagapak daw po ba si BP Sara? Sino po ba ang number one na most trusted? BP Sara, di ba? Eh, bakit sinasabi nito? Sino po ang number one na most trusted? Sino po ang yung highest na ano isa? Trusted tsaka approval rating. School naman, parang nag-iisip pa sila kung sino yung number one ng most trusted. O pagpalagay natin sa survey, no, ganyan. Sino pa ba ang dapat pagkatiwalaan ng mga Pilipino o kaya sa mga susunod, di ba? Sino pa ba ang pwedeng fit? O halimbawa, sa pagiging presidente sa 2028. No, pasensya na kayo kung pinag-uusapan natin kung masyadong maaga. Pero mas maganda pag-usapan na rin natin, no, kahit paano. Sino pa ba ang mas fit bukod kay VP Sara na pwedeng tumakbo na pagiging presidente sa susunod? Di ba? Meron ba? Meron ba siyang magiging katapat? Ah, di ba? Sino? Yun ang malaking katanungan dun eh. Oh, malamang kung sino yung mga na ano... Para lang si... Baka si Tambi, ganyan. Sabi ko, si Tambi, baka malakas yun. Ay, boboto ko na lang si Pacquiao. Ang tumakbong presidente. Di ba? Kasi, wala akong makitang pwede maging katapat ni VP Sara sa pagiging ano, presidente sa 2028. Sa opinion ko lang, ha, wala akong makita na pwedeng makatapat sa ginagawa niya sa taong bayan. Ngayon, kung merong tao na tatakbo na katulad ng ginagawa niya o mahihigitan pa yung ginagawa niya, maaaring magkaroon siya ng matinding kalaban. Kaso nga lang, sino yun? Yun ang katanungan dun. VP Sara. Pero pagdating dito sa mga naniniwala sa mga tambaluslos, tignan, basahin lang natin para magka-idea kayo ha, kung gaano po sila kalokbo. Baliktad ata mga sinasabi mo, Tanso, tagapag na rating ng puon mo, napahiya sa plan. Ah, hindi, baliktad pala. Si Jay pala, eh ano wala to, kakampi pala natin. Yung puon... Serbadong. pala ng mga... Yung puon pala ng mga Marcos. sensya na, Jay. Okay, kakampi pala natin yun. Kala ko, baba natin. Kasi puon eh. Okay, alam po ninyo, unahin na po natin to si BP Sara. Papasalamat. Nagpapasalamat ako kay Senator De La Rosa, Senator Go, at Senator Padilla. Mga AFP at PNP personnel, sa mga kababaihan at lahat ng ordinaryong mamamayan, sa inyong pagtugon sa panawagan ni Senator Bato ng voluntaryong pagtulong para sa aking seguridad. Ramdam ko ang inyong malasakit, pagmamahal at suporta. Wow, yun ang maganda ron. No, hindi siya pinababayaan talaga ng mga kasama niya. May mga kasama niya talaga yan, mga legit na kasama. Senator Padilla, Senator Bato, Senator Go. Diba, sino ba naman na magtutulungan kundi ang mga magkakasama? Ayan, hindi pa rin siya iniiwan sa ere ng mga yan. Yan ang solid talaga hanggang sa huli. Kaya ako medyo humahanga din ako kay ano eh, kay Senator Binoy na eh. Diba, dati medyo nadidismaya tayo kay Senator Binoy.
Pero ngayon nagiging okay ang takbo ni Senator Robin, 'di ba? Kahit si Robin na lang siguro maging ano, maging security ni VP Sara, ba? Bad boy 'yan. Nakikita natin mga pelikula niyan. Sandaan ng kalaban lahat tigok. 'Di ba, Senator Robin, no? Oh, 'di ba? Bakit naman kawawa? Eh kasi parang okay lang daw na magbuwis ng buhay ang ating Vice President. Wag naman. No? Wag naman po. Kasi kawawa si Kiss pag nagbuwis kayo ng buhay. Kaya isang hakbang na lang. Isa na lang yung tatanggalin nila. Isa lang ang hinihiling ko sa inyo, ang kaligtasan ng aking pamilya. Huwag niyong payagan ang alumang karasan sa aking ina, asawa at apat na anak. Personal man o sa internet at kung sakali man, huwag niyong palampasin ang sinumang gagawa ng kapahamakan laban sa kanila. Kita niyo na? Oh, yan po ha. Pati po sa internet, sinumang bumanat. Yan po ang hagubilin, no? Banatan lang sa internet, tirahin na natin yan. No? Gusto niyang huwag niyong idamay. Siguro naman, nakakapag-isip kayo. Grabe yung nangyayari kay VP Sara ngayon, no? Pambaluslos. Subukan nyo ngayon na banatan kahit sa internet yung asawa, anak. Makikita nyo ang hindi nyo pa nakikita. Inom lang tayo ng tubig. Matindi po. Pero yan. Dito pinapakita ni VP Sara na talagang palaban siya. No, kung maiba-iba yan, kung mahina-hina yan, ako, nininervyos na siguro yun. Punin nyo. Inggit na inggit po ang mga tambaluslos. Dahil ikot ng ikot, bigay ng ayuda, turo ng turo sa baha. Kala mo, meron naman mga... Alam mo yung mga... yung litrato nagtuturo si Tambi. Yung parang sinasabi niya, uy, may malaking isda, oh. Yun, oh. Sila, ganun ang ginagawa nila, eh. Pakita sila ng pakita sa mga litrato, gumagawa ng tarpaulin, namimigay ng ganito, diba? Tapos lagi silang may exposure sa video, sa litrato, diba? Pero si VP Sara wala masyadong exposure. 'Di ba? Pero nababalitaan natin na tumutulong siya. 'Yun ang maganda ron eh. Hindi niya na kailangan magkaroon ng exposure pa eh. Kasi para kasing epal yung ganun eh, 'di ba? Parang nagpapalapad. 'Yun ang tunay, 'yun legit talaga pag sinasabing masyadong pinapakita yung mukha mo, ganto, ganyan. 'Yun talaga ang parang legit na epal talaga. Pero kung gusto mo, ito yung sinasabi natin, kung gusto mo talagang tumulong ng taos puso, hindi mo na kailangan magpa-media, hindi mo na kailangan magpa-picture, hindi mo na kailangan ilagay ang pangalan mo sa kahit na anong ipinamimigay mo. Kasi yung ipinamimigay mo, galing din sa pera ng taong bayan yan. Hindi mo pa pwedeng i-credit sa sarili mo yung pinamimigay mo. Diba? Okay lang sana. O, galing sa sariling bulsa ko yan. O, yan, ilagay mo sa pangalan mo. Yun, okay lang yon. Pero kung ang pinamimigay mo ay nanggaling sa pondo, no, sa taong bayan galing yan. Kasi napakahirap din mamigay, no, mamigay ng tulong kung galing sa iyo. Kasi mauubos ka talaga niyan, baka maghirap ka niyan. 'Di ba ganoon talaga ang mangyayari? Kaya talaga sa taong bayan. Kaya lang naman nabubutasan yung mga pangalan na 'yan, may mga pangalan doon sa ganto, ganyan, yung mga mukha. Kasi nga masyadong ano, parang sinosolo yung credits. Dapat talaga kung mamimigay ng tulong, hindi dapat sinosolo ang credits. 'Di ba? Pwede namang Office of Government, 'di ba? Office of the President, Office of the Gan. 'Di ba pwede naman ganito? Pwede namang ganon. Pero 'wag na ilagay yung pangalan. 'Di ba? Kasi magkakaroon lang talaga ng butas 'yan at isipin. 'Di ba? Kayo ayaw niyo pinag-iisipan kayo ng hindi maganda, pero kayo ang gumagawa ng ipag-iisip sa inyo ng mga tao. Alam mo na pang PR lang eh, no? Yung pupunta kayo sa baha tapos nabahang baha, tapos magtututuro kayo. Ganda sa picture, hindi po totoong maganda sa picture yan. Ang maganda sa picture, 2-3 araw bago dumating yung bagyo, nakapag-meeting na. 2-3 araw meron na kayong evacuation center. 2-3 araw meron na yung mga ayuda ng DSWD. Hindi, at saka sa akin, ang maganda yung totoo talaga, yung flood control project. 'Di ba? Kung talagang 'yun ang ginawa nila, hindi sana nagbaha sa Metro Manila. O pagpalagay natin, kasalanan 'yun ng mga gumagawa. O pagpalagay natin ganoon ha, baka mamaya napabayaan kasi may nagsabi na ganoon, hindi kasalanan ng ano 'yun, ng gobyerno, kasalanan ng mga inaatasan nila 'yun. Eh syempre kung hindi mo kakastiguhin yung mga inatasan mong 'yun, hindi gagalaw yung mga 'yun. Pero kung kakastiguhin mo yung mga yon,
Diba, titiryahin mo yung mga yon. O kailangan maayos agad dyan para hindi maapektuhan yung mga kababayan natin kung sakasakaling magkaroon na naman ng baha. Diba, kikilos yung mga yon. Depende kasi sa nagiging leader. Kumbaga, ikaw ang susundin yan eh, kung leader ka. Ikaw ang susundin nila eh. Kung ikaw ba mahigpit ka at pinapakita mo talaga na stricto ka, gagalaw yung mga yan. Baka bukas makalawag, gawa na yung mga floodgate na yan eh. Diba? Yun eh. O diba, nauna pang i-announce na gawa na, kaso nga lang, diba, mga ilang araw ang lumipas, bumaha na. Doon sumablay eh, tapos tinanong, hindi na nasagot, tinawanan na lang. Diba, tayo naman, mga Pilipino, nangangarap tayo ng magandang gobyerno. Tayong mga Pilipino, nangangarap tayo na tulungan tayo ng gobyerno sa lahat ng mga hinaing natin, sa lahat ng paghihirap natin. Kailangan natin ng karamay. Kaya tayo bumoboto ng mga politiko at inuupo natin sila sa mga posisyon dahil umaasa tayo sa kanila na sila ang magiging instrumento para tayo'y makaahon at maging maayos ang ating bansa. Pero ganito ang nangyayari. Kailan kaya makakaahon si Juan? Kailan kaya masasabi ng mga Pilipino na hay salamat, ang ganda na ng buhay namin, ang bansa namin ay maayos na. Diba? Abot kaya na ang bilihin, halos kami nagiging maginhawa na ang pamilya namin. Diba? Napakahirap kasi na araw-araw tumataas ang presyo ng bilihin. Diba? Gaya kanina, bumili ako ng manok. Sabi ko, magkano isang kilo? O magkano isang kilo pong manok? Dati, bumibili ako doon, 200. Tapos, bumili ako, 210. Tapos, bumili uli ako noong nakaraan, 220. Aba, bumili naman ako kanina, 250 na. O, diba? Grabe. Pataas ng pataas. Imbis na pababa, puro pataas. Parang ang presyo natin, pang subdivision eh. Parang pang mayaman eh. Diba? Paano maa-afford ng mga kababayan natin na mahihirap yon? Paano maa-afford ng mga kababayan natin na minimum ang sweldo? Kahit nga minimum, hindi kakayanin kung ganyan kamamahal ang presyo ng bilihin. Mantakin mo, nagbabayad ka ng kuryente, nagbabayad ka ng tubig, nagbabayad ka ng internet mo. Diba? Nagpapaaral ka ng mga anak mo, tapos mahal ang bilihin. Mantakin mo, yung perang sinusweldo nila ay dumadaan lang sa mga kamay nila. Eh, kailangan sumweldo ka ng 100,000 kada buwan eh. Para kahit papano, maramdaman mo yung gaan ng buhay. Diba? Eh, paano yung mga hindi sumusweldo ng ganon? Yung mga sumusweldo lang ng 10,000 a month, 5,000 a month, 6,000 a month, paano nila pagkakasyahin yun? Eh yung iba pa nga nangungupahan ng bahay. Paano nila pagkakasyahin? Yun ang dapat na iniintindi nyo eh. Diba? Yun ang iisipin nyo. O paano kaya yung ganun? Diba? Yun, gumawa kayo ng paraan para matulungan nyo sila. Diba? At saka si iba pa nga sinisisi, o bakit ang daming kalat sa baso, pagkataas ng baha, ang daming kalat na basura sa mga iski-iskinita. Hindi naman po kasalanan ng mga tao yun na naglagay doon, na nagtambak doon. Diba? Na hindi pa hinahakot ng basura. O, kung ang mga flood gates, diba? Yung flood control na sinasabing nagawa na, kung gawa lahat yan, hindi babahan ng ganun katindi. Kasi yung mga basurang yun, hindi naman basura yun ng mga bahay na, na mga pinasukan ng mga basurang yun. Yun yung dinala ng baha, galing sa ibang lugar yung mga basurang yun, tapos pinasok sa bahay ng mga ano. Eh so anong gagawin nila doon? Ililibing sa lupa, itatago. Ang pinakamasakit kasi doon, hindi mo basura yung nasa bahay mo, tapos lilinisin mo pagkarami-rami. Saan mo ilalagay yun? Diba? Kung kayo, inayos nyo yung mga floodgate, inayos nyo lahat, walang problema. Kahit dumating yung bahaan na yun, is hindi masyadong makakaapekto sa mga Pilipino yun. Diba? Patong na. Yun ang pinakamagandang tignan. No? Pero masama pong tignan, na kapag malaki, alam nyo, na, nahihiya na po ako sa mga ginagawa ninyo. No? Maraming salamat muna rin kay BP Sara. Wag natin yung tagubili niya lang. Dibali na to. Hindi po, pati po kayo. Pati po kayo ay kinakailangan kang pang kinakailangan pong ano ba ang ibig sabihin nito? Sir Bats, nag-lunch ka na ba? Huwag kang magmura, ha? Tulad na ibang... Ano po, wala namang katuturan yung mga pinagsabing. Kung ako po napapamura, hindi po dahil sa sinasadya ako magmura. Okay, balik na po tayo. Ito po, yung mga marami pa rin po nagtutweet na naghanap. Nasaan na yung akala nila, mga bobo mga tao? Nasaan na yung ano ni Duterte? Yung mga proyekto ni Duterte ng
16 na taon na flood control. Hindi niyo po ba naisip bakit wala naghanap ni Pangulong Duterte tuwing may baha? Sinabi ba namin na walang baha kay Duterte? Una, hindi niya po pinagmalakihan ng zona na. Tapos dalawang araw binaha. Tapos na, natapos na yung 5,500 na flood control program. Pinagmamalaki. Ayun po yung irony doon eh. Tapos isisingit niyo na naman kasalanan ni Duterte. Kasalanan ni Duterte. Alam niyo, mahirap no, yung nangyayaring problema ngayon is isisisi mo sa nakaraang administrasyon. Pero no nakaraang administrasyon, wala namang binaha masyado. May baha pero hindi ganoon katitindi. 'Di ba? Hindi katulad noon nangyari ngayon. Bakit ngayon nangyari yung ganun? 'Di ba? Kasi kung si Duterte ang may kasalanan niyan, di dapat dati pa talaga nagbabahayan. Ano 'yun? Pagkababa ni Duterte ng Malacañang, pinagsisisira niya yung floodgate. 'Di ba? Bakit hindi bumabaha noong mga panahon niya masyado? 'Di ba? Hindi na kayo para hindi na po kayo mahirapan ng paghanap ng sisi sa Duterte. Pakiusapan nyo na yung pangulo nyo na mag-resign at ibigay na sa Duterte. Hindi po kami maghanap ng kasalanan ni Marcos. Kayang lutasin yan ng mga Duterte. Yung lagi kayo naghanap ng sisi sa mga Duterte, isa lang po ang ibig sabihin nun. Walang kakayahang lutasin ng itong gobyernong to, hindi niya kayang lutasin yung problema ngayon, 2024. Kaya pati kayo, mga fan club ng Tambalos-Los, no? Akala nyo tama yun, yung ginagawa ninyo. Matatapos na lang yung termino, sisisihin nyo pa yung Duterte. Inutil ba yung presidente ngayon? Bakit pa na yung Duterte ang pinagsabi nyo? May baha? Ay, may baha? Hindi natapos ni Duterte? Ay, may traffic? Hindi natapos ni Duterte yung mga traffic? Ano kinalaman ni Duterte sa traffic ngayon? Ano kinalaman ni Duterte sa pogo ngayon? Kung ngayon nagaganap, bumalik na po ang mga droga sa komunidad. Kasalanan niya ni Duterte. Yung mga panahon nga ni Duterte, wala naman nagre-reklamo ng ganyan. Eh. Ngayon lang marami nagre-reklamo, ewan ko ba. Ang pagkukulang na nangyayari ngayon is kailangan isisi mo sa nakaraan. Tama naman si Sir Badong eh. Hindi mo naman dapat isisi sa nakaraan dahil wala naman nangyayaring ganyan dati. Isisi mo sa nakaraan kung talagang nababalitaan mo na meron talagang nangyayaring ganyan dati. Diba? Dapat dati nyo pa nalaman yan. Ibig sabihin, ngayon nyo lang nalalaman yung ganyan. Ngayon nyo lang nararamdaman sa 6 na taon na inupo ni Duterte, ngayon lang kayo kumikibo. Parang pinagpapasensyahan nyo siya, gano'n. Wala na yan ang panahon ni Duterte. Di ba? Yan yung epekto ng bloodless war on drugs. Bloodless pala eh. Di balik lang kami. Bawal naman kaming tigukin ngayon. Ngayon hindi na yan naunawaan eh. Hindi po na sila natatakot, hindi katulad ng dati. Kasi alam nila na wala namang mangyayari sa atin, ganito, di ba? Kaya ngayon, ang lakas na ng loob nila ngayon magsibalikan. O kung mahuli tayo, kulong lang. Bukas, laya na, piyansa na. Eh, parang ganun eh. Kasabay po ng naawa po ako kay Dilima at saka sa buong mga congressman. Alam niyo po ba na naghihiring sila, guest nila kahapon si Dilima at may matinding pasabog? Alam niyo po ba yung pasabog ni Dilima sa Congress hearing? Sabi ni Dilima, si Duterte ang mastermind ng war on drugs. Ha? Magugulat na ba kami? Kapit kayo. Nakakagulat yung revelasyon ni Dilima. Duterte na naman eh, no? Revelasyon ba yun? Alam namin lahat, kaya nga sikat si Duterte. Dahil siya yung utak ng war on drugs. Siya talaga yung utak ng war on drugs talaga. Yung war on drugs na yon ang nagpatino sa karamihan talaga. Hindi man naubos pero nabawasan. Ang dami talagang nanahimik noong mga panahon na yon. Ang daming nagbago, ang daming natakot. Malaki ang nagampanan ng war on drugs na yon. Naging ligtas yon sa mga simpleng tao lang. Yung mga inosenteng tao naging ligtas doon. Diba? Hindi na napapahamak. Unti-unti nang nabawasan yun eh. Diba? Kaso nga ngayon, is yung unti-unti na yon, eh, baka dumami ngayon. Diba? Na huwag naman sana. Para sa akin kasi yung war on drugs, hindi naman masama yun. Wala ko nakikitang masama doon sa ginawa ni Duterte noon. Malaki pa na itulong sa mga tao noon. Ano, yung akalaan yung paninira sa Duterte, proud kami na may proyektong war on drugs si Duterte. Yung utak ninyo, labnaw.
akala nila makakapagano sila, no? Akala nila makakaisa sila. Binalita ng lahat ng ano, binalita ng lahat ng dyaryo. Tabu na ta, pero ang mga tao ang gustong pag-usapan yung Romel. De Romel. Tinalo sila ng De Romel ni Sara Duterte. Sayang yung inaaksaya ninyong pera ng taong bayan diyan. Sa Congress. Ah, ito po, nako. Imbestigahan natin yung war on drugs. Para sa ganun, masira yung mga Duterte. Ano masira ang Duterte? Pinatutunayan nyo lang sa nagaganap ngayon sa komunidad. Binanood ko, narinde ko eh. No? Tatanungin yung yan si Marvin. Na, yung mga ginawa noon na maraming patayan. Ay, masama ba? Mas maganda. Maraming patayan. Akala mo talaga si Duterte talaga gumawa, no? Ba't ayaw nilang isipin maigi kung bakit nagkaroon ng maraming ganun? Siyempre, iba nagpapanik na eh. Nagpapanik na sila. Naku, baka mahuli tayo. O yan, mainit ba sa pulis yan? May mga pulis record dyan? Okay, sequester nyo na yan. Baka may mga ganun eh. Sinasabay lang sa war on drugs ni FPRRD. Ha, di ba? Tsaka yung sinasabi nila, masama ang war on drugs. Di ba? Kasuhan yan. Kung ano yung epektibo na ginawa dati na nakatulong sa mga taong bayan, yun yung gusto nilang mawala. Parang ang gusto nyong mangyari is maging free as a bird yung mga masasamang tao. Diba? Maging free as a bird, wala silang problema, walang humaharang. Kaya nga kumalat nun yung masamang bisyo nung wala pa si Duterte. Diba? Kumalat siya. Oh, dahil free as a bird eh. O, nung dumating si Duterte is, hindi na sila free as a bird. Diba? Tumiklop sila, yung iba nagbagong buhay sa takot. Diba? Ginagamitan kasi ng ano, ng pagiging istrikto yung tunay na leader, pinakita talaga, no, na dapat siya ang masunod, kailangan maging maayos ang bansa natin. Yun yun eh, pinakita niya na kaya niyang linisin, hindi man lubos na naubos is nabawasan naman. Paliwanag na mas maganda ngayon kaysa noon, naranasan namin pareho. Hindi yan pag sinabi lang, ay ganun pala ngayon. Hindi po, lumalabas po kami sa bahay, nakikita namin yung aktwal na sitwasyon. Oh, may pasabog si Dilima eh. Ang pasabog niya, si Duterte raw ang mastermind ng war on drugs. Eh talaga naman siya. Kaya nga siya sikat eh. Laknang tinapay. Okay. Ayun, ang dating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Updates at syempre yung boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.